umpisahan na natin ang ating paghahunting, mga kaspero. Sa pagkakataong ito, may nakita akong maraming barakuda. Kaso hindi ganong kalakihan, mga kaspero. Ayan, nag-drop ako, duwa pa sa ilalim. Tingnan nyo kung gaano karami itong barakuda. Siguro yung isang piraso nito, mga kaspero, ay nasa 4 grams, kalahating kilo. Meron ding isang kilohan. Pero hindi tayo pumana kasi yung hunting natin is pelagic fish or malaking isda talaga, mga kaspero. Kaya hanggang sa umahon ako, wala akong dalang isda. Kasi wala namang malaki. Kaya hunt tayo ng ibang spot. Ayan. So, didiretso ako sa unahan. Sana makakita tayo ng mas malaking barakuda. At hindi nga tayo nagkakamali, mga kaspero. Pag drop ko dito sa unahan, nagsilapitan agad itong yellowtail barakuda. Ayan, kaya nakadali agad tayo ng medyo malaki, mga kaspero. Yung timbang nito, 2.3 kilos. Kaya good size na para may pang-ulam na tayo. Little kuda. Next drop natin, nagpakita sa atin itong giant king mang. Kaya nilapitan na natin at pinana. Pero pagkapana natin, medyo hindi ko nakabisado yung trigger kasi yung pana natin nagluko at yung gamit kong pana ay kay Master Drew. Kaya yung patama natin medyo alanganin. Tingnan nyo sa slow mo, ayun, nasa taas banda yung tama. Kaya pakinggan nyo yung tunog ng ating reel, mga kaspero. Ang sarap pakinggan kapag ganyan yung tunog ng reel natin. Kaya umahon agad ako sa taas at tinawag ko si Master Jeff para ma-second shot, para ma-secure na ang ating giant fish, mga kaspero. Arigi! Arigi! Oo, yung top place pa yung taba. Lumigas yung trigger. At yun, habang hinihila tayo ng King Mac, mga kaspero, si Master Jeff lumalangoy na rin sa unahan para habulin itong giant King Mac at mapana natin ng pangalawa para maging secure at makuha talaga natin itong napakalaking King Mackerel, mga kaspero. Ayan, nandun na si Master Jeff. Kita niyo, mga kaspero, dalawang kapay yung gamit niya. Nandun siya sa unahan at yun, malapit na siya sa King Mac, mga kaspero. At nung sinisid niya, hindi niya naabot kasi hingal pa. At yun, kinuha ko yung pana niya at ako na rin yung pumana. Ayan, tinatimingan ko para sa gitna talaga yung tama at madala na natin siya sa taas. At yun, gitna yung tama, mga kaspero, at secured na itong ating giant King Mac. At meron na tayong pang-ulam. Of course, may ibebenta na. Ayun na si Master Jeff sa taas, naghihintay. Lumigas ang trigger. Ha? Lumigas. Trigger? Oo. Ha? Yung kan, yung yan, isa. Entro. Kaya, the place. Oh. Ganda, gitnang-gitna yung side ko eh. Nung pagpana ko, umangat yung pana. Tinira ko wala sa kalahating eh. Ang dami laki, bro. Pero kung, bro, kung
may hangin pa ako nun, nabulhabol ko talaga. Dali yun. Mababaw sila. Kaya ka, Aros. Wala nang ako hangin. After natin mahuli itong Giant King Mac, mga kaspero, umahon na tayo kasi mabigat na yung bitbit natin. Kasi yung ginagawa namin pagkahuli ng malaking isda, inahon agad namin at saka dive ulit para hindi sagabal at magaan yung magdive natin, mga kaspero. Next drop, ito na ang pinakahihintay natin, mga kaspero. Ito na yung dream fish ko, mga kaspero. Ang tagal-tagal kong namamana, pero ngayon na ako nakahuli ng ganitong kalaking cobia, mga kaspero. Anong tawag sa inyo nito? Comment down below na lang, mga kaspero. Kasi yung isda na ito, hindi halos kilala dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa, mas kilala itong cobia. At yung laman nito ng mga kaspero nung natikman ko, grabe, swabe talaga. Napakasarap at puting-puti yung laman, mga kaspero. Kaya nung nakita ko ito, talagang pinilit kong tirahin na mahuli ko lang siya kasi ito talaga yung dream fish ko, mga kaspero. At yun, napana natin sa gitna pa yung tama. At syempre, para talaga sa atin ito, mga kaspero, dahil yung gamit kong pana, yung rub alin ko at single rubber lang, pero natamaan natin, grabe. Para talaga sa atin ito. Ay, salamat. Dito ka palang. At yun nga, sinabit sa bato yung ating line. Pero kumpiyansa pa rin tayo kasi matibay yung line natin kahit isabit sa bato eh hindi mapuputol. Kaya relax-relax muna tayo dito sa taas kasi alam nating napakaganda ng tama ng ating kubya. Kaya relax lang, makabawi tayo ng hangin bago natin sisirin. At ito na nga, sinisid na natin, mga kaspero. Tinitingnan ko muna yung isda tsaka yung line ko kasi nandiyan tayo madidisgrasya, mga kaspero. Gaya niyan, buhay pa yung isda. Pag tinanggal natin yung line tapos pumulupot sa atin yung isda, yan yung kadalasang nangyayari sa atin, mga kaspero. Kaya mas sinecure ko na malayo ako sa isda. At yung tali talagang
inaayos ko na hindi mapulupot sa akin. Kasi yung giant cobia na to nasa 50 kilos, kaya pag napulupot sa iyo ito, eh delikado. Kaya unahin natin yung safety first, mga kaspero, para secured ligtas tayo sa ating spear fishing or pamamana, mga kaspero. Kobia, mga kaspero. Oh, salamat, nakadali din. Palayo na ito, pero inabutan pa natin kahit single rubber lang tayo. Grabe ang laki. Of course, ang saya natin at nahuli natin itong giant cobia. Kaya selfie time. Ayan, mga kaspero, meron na yung selfie sa ating dream fish na cobia. At ito na, alam na natin kung anong gagawin natin dito, mga kaspero. Kasi nung gabi pa lang nag-uusap kami ni Master Ryan, yung kalahati lutuin namin, sasabawan yung ulo, at yung kalahati ibibenta natin. Walang katapusang selfie, mga kaspero, kasi napakasaya talaga kasi nakahuli tayo ng cobia. Of course, shout out nga pala sa ating mga nakasama dyan sa Batangas, syempre sa ating kabady dyan na sa pagdadive, kay Master Jeff, ayan, dive safe lagi bro, syempre kay Master Drew, shout out. And of course, salamat din kay Master Ryan sa pag-apun sa amin dyan. At saka kay Angel, Ati Art, ayan, shout out po. And of course, sa ating Team Stone Shot na Spero, Bro Drew, ayan, nakasama namin si Bro Jobert. And of course, sa ating Batangas Spero, sa Team Stone Shot din, sila Bro Ashley. And of course, kay Bro Ronald na merong binigay sa atin. Bro Ronald, thank you so much. Kay Bro John Ray na nagpahiram ng ating night dive gun, shout out sa iyo. Maraming salamat. And then kay Bro Jojo. Sa mga Team Stone Shot na hindi namin nakasama, shout out sa inyo lahat. And God bless. Dive safe po tayo lagi, mga kaspero. At saka shout out nga pala sa ating master na nakasama ko rin diyan sa Batangas. Ayan, ito yung idol ko talaga, mga kaspero. Bago ako nagsimula ng spear fishing ng day dive, pinapanood ko yung mga video nito. Shout out kay Master Silent Hunter Bugoy. Ayan, meron niyang YouTube channel, and subscribe natin. Ayan yung YouTube channel niya, mga kaspero, tulungan natin kasi si Master Silent Hunter Bugoy nasa Cebu yan na ngayon. And syempre, baka next time makasama na natin sila dito sa Boracay. Bali 15 kilos siya, mga kaspero. Laki na rin. Ayan. So may sasabawan na tayo. Sabaw yung dito na part, tapos itong pabuntot ibibenta ko. Thank you.
kaliskisan na natin mga kaspero. Linis na, gagayatin na. Tirayan nyo mag video. Haha, tanggalin natin yung bitupa. Upirahan mga kaspero. Bro, namatay. Okay na yun, bro. Pindutin mo lang taas, bro. Yay, grabe yung laman mga kaspero. Wow, sarap. Yay. Yan, no? Ay. Shoutout sa mga Boracay Spero. Ito na yung kobya natin. Wala kayo dito. Ako lang mga katikim. Ayan o, wow. Ito yung pinapangarap ng Boracay Spero na makapana ng malaking kobya. Pero nandito sa Batangas yung kobya mga kaspero. Ayan o, yun. Oh, yung laman loob oh. Yay, walang lasa no bro no. Wala, mapahit yan, mapahit. Lasang ano yan eh. Lasang gas.